Hello everyone, this is the additional, or these are the additional reminders for us before tayo magpa-microblading. Botox should be performed minimum 3 weeks before or 3 weeks after the procedure. Kung magpapa-botox po kayo, ako personally, ang i-advise ko after na lang magpa-microblading. Kasi kapag before microblading, sometimes yung mga botox natin, hindi maiwasan kasi yung sandalan na punas-punasan yung part na binotox. In order for us to hindi magalaw yon or hindi ma-deform ko ano man yung ginawa sa face, huwag na lang muna magpagalaw ng face. So just in case na nakapagpa-botox ka naman, 3 weeks after botox procedure, bago ka naman magpa-microblading. Pero ako, I prefer talaga na 1 month talaga. Para at least yung skin eh, nakapahinga. Second one is sa touch-up naman. Bawal po talaga gumamit ng mga chemical peels. Ang common problem na nakikita ko sa mga clients namin, hindi nila alam na bawal gumamit ng rejuvenating product. That products. So yun, bawal po mag-rejuvenating products. Kailangan magpahinga muna yung skin ng 60 days before ka magpa-microblading. Kasi mostly, yung mga client na nagre-rejuvenating products, kapag ginawa namin na nagbabalat yung face nila, nadadamage yung process ng pagbabalat ng skin nila. So, pag pinunasan yan, may part na nababalatan na hindi pa dapat nagbabalat. Kasi, kapag nabalatan siya, masisira, magsusugat na naman yung skin. So, para hindi masira yung proseso ng skin peeling, huwag munang gumamit ng mga, ng mga peeling products. And, hindi talaga maganda yung kalalabasan ng microblading kapag talaga nag-rejuvenating products. Kung talagang hindi matiis, no, unahin nyo muna na pagandahin ng skin nyo, and then pahingan nyo na 60 days as in totally wala kayong ibang gagamitin kundi mild soap lang sa face nyo. Kasi ang hirap para sa aming mga artist talaga na gawaan yung nagbabalat yung face. Kasi unang-una nasasaktan din kami kapag nasasaktan si client. Pangalawa, ayaw namin makasira ng skin. Ayaw rin naman namin na makita namin nagbabalat yung skin nyo ngayon. Tauhin namin kayo. Siyempre, nakakahiya din naman, di ba? Better na bago kayo pupunta sa amin, sa artist ninyo, kahit saan man, kung saan man kayo magpapagawa. Make sure that your face is not on the peeling process. At saka, isa rin sa dapat nating tandaan, na kapag madalas tayong gumagamit ng mga peeling products, talagang mag-fade po yung kilay natin. Huwag nating isisi sa artist yung pag-fade ng kilay natin. Kasi sa totoo lang, kapag umalis ka na nagawa ng maayos yung kilay mo, it's your accountability na naalagaan mo din naman siya, sundin mo yung mga bawal, mga do's and don'ts, basahin mo kung ano yung pinapirmahan sa'yo, and yung aftercare na instruction na papauwi sa'yo. Yung halaga na responsible din tayo, di ba? Nakasalalay sa artist natin yung magandang paggawa ng kilay. But yung aftercare kasi, kailangan natin maging cooperative din para ma-achieve natin talagang magandang healed result. Yung mga retinols, yung mga retin-A's, yan yung isa sa cause ng kung bakit nag-fade agad yung kilay or yung pigment na tinatanong dun sa skin ng client. Kahit healed na siya, ina-advise pa rin namin, or kahit pagkatapos ng procedure, 1 week or 2 weeks after, wag muna, mas maganda talaga pag wag muna talaga gumamit ng mga rejuvenating products or whitening sa mukha. Kasi, imbis na nagsistay yung pigment, na fade out siya or na talagang natatanggal agad siya. Kasi nga yung mga retinols, yung mga harsh products, yung mga chemicals, talagang itataboy niya yung mga pigment sa skin mo. Yun. Isa din sa na-experience ko yung mga malakas mag-vitamin E or magpa
ang collagen. Talagang nakakapagpa-fade ng pigment agad-agad. Better if 1 month before the procedure, huwag ka muna mag-whitening products, rejuvenating products, and any chemical peels. Any na pampaputi sa mukha o pampakinis ng mukha, pampaganda ng mukha, huwag muna po, parang awa nyo na. Ganon din po pagkatapos ng procedure. 60 days after the procedure, huwag muna rin po. Bumawi na lang po kayo pagkatapos ng pagkikilay. Talagang as in fully healed na. Para at least, hindi po kayo magre-reklamo na nag-fade po yung kilay ninyo. Kami ay nai-stress din naman kapag nagkaroon ng mga ganitong problema. Ayaw din naman namin mag-fade. Kasi syempre, sino ba namang gustong artist na uulitin yung gawa niya na ayos naman nung una, diba? Paninigarilyo, isa din yan sa cause ng pag-fade ng pigment. I-avoid natin na mag-smoke before magpakilay. Iwasan muna natin manigarilyo, mag-vape. At isa din po sina-observe ko sa mga smokers na clients namin na nagawaan ko. Bleeder sila, nagiging bleeder, madugo. It is siguro because yung pampamanhe, hindi ganong tumatalab kapag nag-yosi ka or nag-vape ka. Kasi nga siguro yung nicotine may effect, may talagang may effect dun sa blood, sa ano natin, sa skin natin. Yun. So, ito ay based lang naman din sa karanasan ko. Sinasabi ko sa inyo para hindi nyo sabihin sa amin na hindi ko alam. So, this video is to inform you that you need to cooperate also with us. Huwag rin muna kayong magpapaaraw. Yung too much sun exposure, bawal po. Pwede yan, magpayong ka muna. Para at least mag-preserve natin yung pigment na tinanim natin sa skin, sa kilay. Kasi pagka na-expose din tayo masyado sa araw, sometimes, di ba, nasusunog yung balat natin, nagkaka-sunburn tayo. Tapos, nagbabalat din siya nang hindi natin masyadong nanonotice, micropill lang. Kasi minsan, pag binuklat mo yung kilay ng client, in loob pala, nagbabalat. Nahirap din for us. So, kailangan i-avoid mo yung nagbabalat talaga yung face mo. Sa madaling salita, before kayo pupunta sa artist ninyo, dapat po talaga i-check nyo muna yung face nyo, yung loob ng kilay nyo, kung nagbabalat pa yan o hindi. Or else, mapapauwi lang po talaga. Kasi sayang po yung effort ng yung time nyo, and yung time din ng artist, and yung effort ninyo, masasayang lang din. And hindi po talaga kami pwedeng gumalaw ng nagbabalat na skin. Kasi talagang magkakaroon po ng damage. Ngayon po, kung magpapa-microblading ka, tapos oily skin ka, hindi po siya maglalas talaga sa'yo. Ang kailangan po sa mga oily skin ay yung merong shading na kasama. At least, mas natutulungan yung pigment na mas magstay longer dun sa skin. Kasi yung shading, mas naitatanim siya ng mas malalim sa skin compared to microblading. Ang microblading kasi sa dermis lang, shading is doon sa upper part layer ng hypodermis natin. Or sometimes doon na sa pinakadulo ng dermis natin. Kung gusto nyo rin mag-beach, mag-beach muna kayo bago kayo magpakilay. And kung gusto nyo nakakilay kayo before kayo mag-beach, alam nyo na 1 month dapat before kayo mag-beach, dapat 1 month. Mas maganda nga kung 2 months eh. Magpakilay muna kayo kasi para ma-retouch. Ma-retouch muna before yung mga events nyo sa buhay. Kung magpapa-microblading ka, tapos oily skin ka, hindi rin siya magdalas sa'yo. Kasi magta-turn into shading lang din siya. Kasi mag-i-smudge siya. Magpa-powdered looking lang din siya sa skin mo. So, better if microblading with shading ka. Or yung tinatawag namin na combrows or 90 combrows. Bawal din po mag-take ng niacin na any product or gamot ng may niacin, aspirin, vitamin E, ibuprofen, unless medically necessary. At least 48 hours to 72 hours prior to your procedure. So, kung pupunta po kayo, make sure na hindi po talaga nakatake ng mga to. Kasi based on my experience, again, na-observe ko, kapag, for example, nagba-vitamin E, no?
si client nagiging bleeder. Bukod sa nagiging bleeder, pangalawa, madaling masaktan. At saka nasasaktan talaga na hindi lang buong procedure eh. Hindi lang saglit eh. Buong procedure nasasaktan. Maaring hindi masyado nagmamanhid dahil yung vitamin E, maaring kalaban yon ng pampamanhid na nilalagay natin sa skin. Tapos, ang na-observe ko pa sa nagba-vitamin E pagka during the healing process na babalik sa amin, totally nabura ang kilay. Nabura. Kasi nga, yung vitamin E is for skin ito. So, maaring nililinis niya kung ano yung nilalagay natin sa skin mo. Kaya, siya nabubura. Okay? So, better if magpapagawa tayo ng kilay, wag muna tayong mag-take ng mga to. 48 hours to 72 hours, 2 days or 3 days. Mas maganda nga kung 1 week. Kasi para at least yung skin mo talagang prepared siya na mag-accept ng pigment na ilalagay natin. Another one, wag rin muna magkakape kapag magpapagawa ng kilay. Kasi based on our experience, yung mga client na nagkape ng umaga at magpapagawa ng kilay, same day, is bleeder, nagiging bleeder din sila, nasasaktan, the whole procedure, hindi nagmamanhid yung kilay kahit na napakaganda pa ng pampamanhid na ginamit namin. So, factor din kasi na yung cafe nakakapagpa-active ng veins. Para kasing ganito yan eh. Yung sa mababaw na paliwanag lang, yung numbing cream, parang paiidlipin niya yung mga veins mo na nandun sa upper part layer ng skin mo. Pero kung hindi, kung active yung mga yon, mahihirapan siyang patulugin or papagpahinay during the procedure. Kaya siguro nagkakaroon ng bleeding kasi hindi naman head yung mga veins. Yan, kalaban yan, caffeine. This is a reminder na kapag magpapagawa kayo ng kilay, huwag muna kayo magkape. Tiis-tiis muna, more on water lang talaga. Hydrate yourself para yung skin natin maganda yung condition. Gagawa ako ng part 2 para i-remind kayo kung ano yung mga dapat nyong tandaan before kayo magpa-microblading at kung paano nyo mas maingatan pa yung microblading na gagawin sa inyo after the procedure. So, thank you for watching this video and God bless.